Siguro mo kung ating tatanungin ng bawat isa dito, sino na dito ang nakakaranas ng mga pagsubok ng Diyos, ang lahat ay magtataas ng kamay. Siguro lahat tayo nakaranas na niyan, one way or the other, one time or another time. Yung iba po siguro nakakaranas ng pagsubok ng Diyos ngayon sa oras na ito. Yung iba naman ay nakaranas na, at yung iba naman ay natatakot na makaranas ng iba pa. Why does God allow His children to go through various trials? Kumisan marami po tayong mga tanong sa Diyos. Bakit kung mabait ang Diyos, bakit pinapabayaan niya mangyari ang lahat ng ito? At kung minsan may mga tao na nagtatampo sa Diyos, dasabi nila, bakit ako pa? Bakit sa dinami-rami naman ang mas masama dyan? Sa akin pa nangyayari itong mga ganitong dagok ng tadhana. At sa akin pa nangyayari itong mga lungkot ng buhay na ito. Bakit ako pa? Many people ask God. And we question the wisdom of God. What the Lord Jesus Christ has done for us on the cross to die for us is enough guarantee that He is very, very concerned with us. Na hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung dumadating ang mga trial, we should pass those tests. Father, speak to us in very simple terms this morning. Make our hearts fertile grounds for your words. We are ready to listen to you. Speak to us, O Father, so that you can fill the inmost needs of our hearts. And we welcome the presence of the Holy Spirit. The Holy Spirit that we invite to teach us, to open our eyes, and to convict us of the truth so that we may live this truth in our daily life. Father, we are confident that you hear this prayer as we ask with thanksgiving in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi po ng 1 Peter 1:6-7, in this you rejoice, though now you suffer for a little while, and you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, which though perishable is tested by fire, may turn into praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sapagkat kung ang gold daw po na nagpe-perish din ay pinapadaan din sa apoy, alam niyo po ang pag-purify ng gold, pinapadaan yan sa apoy. And all the impurities, lumalabas, natatanggal. Kung yun lang daw pong gold na hindi naman mahalaga sa Diyos ay tinetest by fire, tayo pa kaya ng mga tao na mahal niya ang hindi ipupurify by fire? Many of us suffer or have suffered from trials and hardships. And this morning, we're going to learn 7 truths about trials and hardships. 7 mga katotohanan tungkol sa mga pagsubok at mga hirap. 1. Every Christian experiences periods of trial and hardships. Every. Bawat Kristiyano po, mga kapatid, nakakaranas ng mga panahon ng pagsubok at kahirapan. At yan po, nararamdaman natin as part of the world, as part of this world, as part of this wicked world, we suffer. Nakakaranas tayo at siguro yung mga iba dito nakaabot ng mga giyera. We suffer wars together with unbelievers. We also suffer from poverty. Hindi po kumukong Christian yung mayaman. Sabi iba, no, kung mula nung nag-Bible study to, naghirap. Ayan, mula nung nagganyan-ganyan ka, nag-Bible study ka, hindi ka na nagtagumpay. Eh, ang tanong, bakit? Sa relihiyon nyo ba, lahat matagumpay? Yung pong mga nangangansaw, lahat ba sa relihiyon ninyo, eh, mayayaman? Kahit Christian, kahit hindi Christian, kay Buddhist, kay Muslim, may mayaman dyan, may mahirap. As part of this world, we suffer with the world. Pagka bumabagyo, we also suffer. Hindi naman pagka may bagyo, lahat na nang bubong ng mga Christian, eh, hindi natatanggal. At ang natatanggal lang, yung sa mga non-Christians. At pag may baha, nababasa din tayo. Pag nagbabadang Christian sa baha, nakakaroon din siya ng alipunga. Hindi tayo exempted dyan. Because kahit tayo Christians, kahit tayo heaven-bound, we live in this world. And so we suffer as a part of this world. We suffer from pollution. Pag nagbiyahe kayo sa Santa Cruz, sa Avenida Rizal, dito sa EDSA, you suffer from pollution. We suffer the calamities, natural calamities, traffic, epidemics. Katulad din ng iba. Wala tayong ipinagkaiba dyan. We are a part of this world and we are here. And so we suffer. And that's one of the faces of suffering that every Christian experiences. Suffering as part of this world system. There's a second aspect to that. We also suffer as apart from the world. Bilang mga taong mga Kristiyano na hindi na tayo tagamundo dapat, we are citizens of heaven. You know, the Bible tells us that all born again Christians are citizens of heaven. Pero lahat tayo,
mga Christian, bagamat Christian, apart from the world, they suffer because of disobedience. Marami pong mga Christians nagsasuffer because of disobedience. Alam na nilang mali, ginagawa pa. Alam na ang tamang gawin, hindi pa rin ginagawa. And so, because of that, we suffer chastisement, napapalo ng Diyos. So we suffer as part of the world system. We suffer as apart but joining in the world system. And also, we suffer as really apart and separated as godly people. We also suffer. Wala tayong susuotan, mga kapatid. Kung hindi ka godly, if you are an unbeliever, you suffer. Believer ka pero hindi ka nag-o-obey, you also suffer. You get chastised. Believer ka, nag-o-obey ka kay Lord, meron pa rin suffering. Suffering is part of our life. Matthew 5:10-12, blessed are those that are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. Nakikita po natin, hindi lang ang suffering para doon sa mga sumusuway. Meron pong very special brand of suffering doon sa mga sumusunod. Dahil ang magbibigay naman ng suffering sa atin, yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Pero sabi, blessed are you, pinagpapala tayo when men say all kinds of evil against us because we are Christians. They have persecuted the prophets. Ang mga propeta po, ang babanal ng buhay, pinili pa nga ng Diyos, pero pinersecute pa rin sila ng mga tao. They also suffered. John 15:18-29, the Lord speaks, if the world hates you, you know that it has hated me before you and before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world and I chose you out of the world, therefore the world hates you. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Kung kayo'y kinakamuhian ng sanlibutan, welcome to the club. Don't be surprised. Sabi ng Panginoong Jesus, they also hated me. You are in good company. They hated the prophets. They hated me. They hated the apostles. But don't be surprised that you will be hated by the world. Alam niyo po yung world, lahat ng mga hindi non-Christians. Ang tendency ng mga yan, tayo ay libakin, pagtawanan, insultuhin. Tayo ay bigyan ng mga kung ano-anong mga pintas. Sabi ng Panginoon, don't be surprised. You know, the heritage of the Christian church is a heritage of suffering. All the martyrs and all the saints of the church suffered. And so if we suffer for God, it proves that we are in the correct company. Kung hindi po tayo nagsasuffer because of our faith, baka mali ang ating na-embrace. Siyempre, kung nasa ng leader, nandun tayo. Kung anong dinaanan ng leader, yun ang dadaanan natin. Kaya ang dinaanan ng ating leader, the Lord Jesus Christ, was a life of suffering. There is suffering in Christian life. Yung mga bagong gumawa ng commitment kay Christ, huwag naman kayong umatras agad dahil meron naman yung joy. Pero talagang may suffering. Kasama ang suffering. We suffer for good that we do and we suffer for the bad that we do. Sabi ng iba, yung pala, pare-pareho lang may suffering. Doon na lang ako sa bad. Sabi po ng 1 Peter 3:17, it is better to suffer for doing right if that should be God's will than to suffer for doing wrong. Alam niyo po, tayo pumipili lang kung anong ating suffering. When you do something bad, you suffer. When you do something good, you suffer also. Kasi those that don't understand you will say all kinds of evil against you. And those that are doing bad will go against you. But in both cases, we suffer. Sabi ng Bible, kung magsasuffer ka na rin lang, doon na sa good. It is better to suffer for doing right than to suffer for doing good. There is a second truth about suffering and trials and hardships. That the periods of trials and testing are temporary. Napakaganda pong isipin, mga kapatid. The periods of trials and testings come and go. They are very, very temporary. 1 Peter 1:6, sabi niya, for a little while you will suffer. 2 Corinthians 4:17, for this slight
momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Ito daw pong mga mumunti at sasandalian lang nating paghihirap ay nagiging paghahanda natin para sa isang napakaganda and very glorious reward from God. Christian, if you are suffering now, remember this. No situation is permanent. Poverty or wealth, health or sickness, love or hate, among men, nothing is permanent. Only godly love is permanent. And only God's love abides forever. Whatever situation you are in now, there is no guarantee that that will be permanent. And so even ang mga paghihirap natin, temporary, lumilipas din. Maski nga lagnat, pagka talagang nag-apoy ka na sa lagnat, bababa na yan, hindi na yan tataas eh. And so when you're already very, very, very low, there is no more way for you to go any lower. Anything that will happen, you go up na. Kaya kumisan dumadating tayo sa buhay when we are at our lowest. Sabi natin, hi, salamat, nasa lowest na ako. Talagang kahit ano na ang mangyari, pataas na to. When you have reached rock bottom, there is no way but up. Those that are being afflicted, those that are suffering, remember that it is temporary. There is another truth about trials and suffering. These trials and hardships are for a purpose. May dahilan. May napakagandang dahilan. Romans 8:28. We know that in everything God works for good with those who love Him, who are called according to His purpose. In everything, God works for good for those that love Him and obey His commandments. What could be the purposes? Ano po ba ang mga maaaring maging dahilan ng Diyos sa pagpapayag niya na tayo ay mapapasok sa mga trials, sa mga hardships ng buhay? One is to prove our faith. Sa Genesis 22 po, natunghayan natin ang kasaysayan na si Abraham, a man of God, hiningi ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Sabi niya, i-offer mo. At si Abraham, hindi siya nagatubili. Ibinigay niya ang kanyang anak. At nung kanyang sasaksakin ang kanyang anak, as a burnt offering, pinigil siya ng anghel. Nakita na ng Panginoon ang kanyang katapatan. Gano'ng karami sa atin ang sinusubok ng Panginoon katapatan? Merong hinihingi sa atin, ibinibigay ba natin yon? Merong ipinapagawa sa atin, ginagawa ba natin yon? Kung minsan, kaya natin hindi makita ang katapatan ng Diyos kasi tayo, hindi natin ipinapakitang tayo'y tapat. We are not able to see the faithfulness of God because we don't practice faith in Him. Si Abraham, kung ipinagkailan niya at ipinagkakait niya ang kanyang anak, hindi niya makikita na yun pala naman at nung handa na siya ng anak niya ay sunugin at patayin, ay pipigilin naman pala siya. Kung hindi niya yun ginawa, hindi niya yun malalaman. Many of us do not prove God because we do not prove ourselves. And so one of the main reasons for trial is to prove our faith. And there's another reason, to strengthen. Para palakasin po ang ating pananampalataya. Alam niyo po yung mga muscles, usap-usapan namin dito ng mga staff, lagi na, oh, mag-gym na tayo next week, tatlong buwan na ho yan, nakano next week. Dahil alam naman natin na ang mga muscles, pagka hindi yan ina-exercise, nanghihina. At ang mga muscles po ng chan, pagka hindi ina-exercise, lumalambot na itutulak na tuloy ng mga bituka at meron na tuloy korting ganyan pagka naka-side view. Kaya kailangan strong ang muscle para daw huwag maitulak ng mga intestines. Para talagang firm na firm. Ganyan din ang ating faith. Our faith has to be firm and strong. But how can it be strong without exercise? Faith must be exercised. Dapat ginagamit yung faith. And so trials come our way so that we can exercise that faith. Magamit, ma-practice. Romans 4:20, sabi po, tungkol kay Abraham, no distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Habang nakikita po natin na ang Panginoon nga ay nagkumikilo sa ating buhay, lalong lumalakas ang pananampalataya natin. Halimbawa, nasa gilid ka ng isang mataas na building dyan sa ating terrace. Sinabi ng Panginoon, talon, at sasaluhin kita.
Pag hindi ka tumalon, kapatid, hindi mo malalaman na sasaluhin ka nga. Di ba? Hindi ko kayo papatalonin dyan, kaya nga may rehas. Pero pag tumalon ka na at nasalo ka, siguro nervous na nervous ka, next time pag sinabi uling talon ka na agad kasi alam mo sinasalo ka eh. Pag sinabi ng Panginoong lakad, ikaw nag-atubili, hindi ka lumakad, hindi mo mapuprove na sasamahan ka niya. Pag sinabi ng Panginoong stop at hindi ka nag-stop, you will not be able to prove that God can sustain you. You know, why we always keep failing sa ating pong mga trial sa buhay? Kumisan meron tayong mga habits na hindi natin ma-give up sa Diyos, mga kaugalian, hindi natin ma-give up because we don't believe that God will be able to help us. Hindi natin, ay, hindi ko naman ito masusustain eh, so huwag ko na lang umpisahan. Hindi naman ako lagi makakatay ng Bible study every week, bakit ko pa uumpisahan yan? And so, hindi na nga nauumpisa because you don't put yourself in a situation when you are totally dependent on God's grace. We don't put ourselves in total protection of God, we will not be able to know that He is a protector. Kaya po ang ating mga kasama, mga kapatiran natin na kumisa nakakaranas ng mga kasakitan, nalalaman nila how the Lord heals. But if they did not get sick, they'll never know it. Those of us that go through mga periods of temporary poverty, nakikita natin how the Lord provides. Bakit naman kung kumikita ka ng limpak-limpak na dolyares, eh, buhay ka pa rin. At ngayon hindi ka naman kumikita, eh, hayan, buhay ka pa rin. The Lord provides. And we don't see that unless we put ourselves in God's hand. One of the purposes of trials is to strengthen our faith by exercise. Then there's another purpose, to discipline and educate us. Kailangan tayong disiplinahin lagi. Lagi tayong dapat dinidisiplina. Sabi po ng Hebrews 5:8 about the Lord, although He was a son, He learned obedience through what He suffered. Sufferings and trials are there to educate us and to discipline us. Kumisan hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili, bueno, bibigyan ka ni Lord ng suffering. You don't discipline yourself, hindi ka kumakain lagi ng breakfast, so anong gagawin ni Lord? Bibigyan ka niya ng ulcers. Suffer ka. Sabi nga, magdusa ka. Hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili. If you are a worker of God, maybe you're a teacher of a Bible study, you don't discipline yourself, you don't always study beforehand, lagi ka nagka-cram, ang pag-handle mo ngayon ng Bible study, walang kwenta, bakit lahat ng tinuturoan mo inauubos, imbes dumami? So, you suffer because you don't obey. The Lord wants us to prepare. There are many things in life, and I will never run out of examples, and I'm sure that you can think of your own individual examples. But the Lord gives us suffering to discipline us. And discipline, brothers and sisters, is always painful. Discipline always is accompanying pain. Because we learn when we are hurt. At yung mga taong napakarami ng naranasan ng mga kasakitan sa buhay, yan ang mga matatalinong tao. These are the people that you run to when you have problems because they can give you good advice. Because they have experienced how it is to suffer. If you are suffering now, maybe you are being disciplined and educated. There are many things that we don't learn hanggang hindi pa tayo pinapalo ng Diyos. And so that is a part, one of the reasons why God allows sufferings. May isa pa pong dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos na magkaroon tayo ng mga paghihirap, to humble us, to humiliate us. Tayo mga tao, magkaroon lang ng konting success, konting talent, konting naipundar, konting nagawa sa buhay, akala natin eh great na tayo. At pag nag-umpisa na tayo mag-akala na tayo'y kung sino, we start moving about as if tayo'y kung sino. Gusto natin eh pagkumpas natin ang lahat ng tao ay sumusunod. Pag tayo'y wala sa mood, ang lahat ng tao'y nakikiramdam. At pag nagalit ka, lahat ng tao ay nanunuyo. We are proud. We are selfish. The world revolves around us. And that is very sinful. And so what does the Lord do? The Lord humbles us. Deuteronomy 8:23. And you shall remember all the way which the Lord your God has led you those 40 years in the wilderness, sabi niya sa mga Israelites, that He might humble you, testing you to know what is in your heart, whether you would keep His commandments or not.
and who humbled you and let you hunger and fed you with manna, that he might make you know that man does not live by bread alone, but he lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Alam niyo po mga Israelites, nung pong sila ay slaves sa Egypt, pinangunahan sila ni Moses at inilabas sila, napakaraming pakikipagtunggali sa mga Egyptian bago sila nailabas. At nung mailabas ang mga ito, puro reklamo ang ginawa ng Diyos, dahil matigas ang ulo nila, dahil proud sila, ayaw nila mag-submit kay Moses, ang gusto nila, yung sarili nila ang masunod. The Lord humbled them. For 40 years, pinaikot-ikot sila sa desert. Hindi sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Wala pong matanda, wala pong nasa edad, walang adult that was able to reach the promised land. They all died along the way. At lahat po ng dinadaanan ng mga Israelites, pag tumigil sila para magkampo, may mamamatay, may libing. Ang gagawa nila ng mga markers, mga tanda. Lakad na naman sila, sa banda doon maglilibing. Pag sinundan niyo po ang ruta ng Exodus ng mga Israelites as they went through the desert, their route is a monument of graves. Ano po ang mga marker ng lahat ng dinaanan nila? Mga libingan. Because they were proud. Because they were not disciplined. Because they want their own way. Yung gusto lang nila. So anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng mga adult, lahat ng mga nasa hustong gulang, nalipol. Walang nakapasok sa promised land except Joshua. Even Moses was not able to enter the promised land. Dahil siya man sumaway sa utos ng Diyos minsan. God is a God of justice. If you are proud, you will be humbled. If you are standing erect, God will put you on your knees and make you realize that you are insignificant, that we are nothing. Kung meron man tayong halaga, ang halaga lang natin dahil tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Our only value is that God loves us. And because of that love, God cares for us. That is our only value. If there's anybody here who is tempted to be proud, be honest with yourself. If we are going to be honest with ourselves, we cannot afford to be proud. We can only be humble. Chastisements and difficulties are allowed by God to humble us. Sin of pride is a very deadly sin. There's another reason why the Lord allows trials and hardships. To purify us. Para tayo linisin, para tayo salain, tayo maging sakdal, maging dalisay, maging pure. Malachi 3:3 about the Lord. The Lord will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver till they present right offerings to the Lord. Alam niyo po ang gold and silver, talagang pinapaapoyan niya ng napakainit para kumulo at mga impurities ay humiwalay. Ganon din daw ang gagawin na pag-purify sa atin. Can you imagine that? We are purified by the trials in life. Nararanasan natin at nagmamature tayo, nakikita natin kung alin ba talaga ang mahalaga at kung alin ang hindi mahalaga sa buhay. We learn to simplify. We learn to value what's supposed to be valued. Ang isa sa mga pinakamalalaking trial ng everyday life, alin ba ang itatapon ko? Marami sa atin, hanggang mga kahon ng sapatos, wala namang laman, itinatago pa. Mga baluta ng candy, nakatago. Mga magagamit ko rin yan na hindi na nagamit kahit kailan, nakatago lahat. At kung ano-ano mga abubot at kung ano-ano mga kalat nasa loob ng mga cabinet dahil ayaw nating magtapon. Isa sa mga pinakamalalaking trials ng life is what to throw away. Habit, ayaw i-give up ang isang ganitong ginagawa, ayaw i-give up ang isang ganong tao, ayaw i-give up ang isang ganitong ugali, and yet accept ng mga goodness ni Lord, nakaklutter because we don't throw away the unnecessaries. Pag tinignan nyo po ang mga itsura ng bahay ng mga traditional bahay ng mga Hapones, kita nyo, simpleng simple. Napakasimple. They have learned to simplify. Tayo, ang bahay ng Pilipino, naku, talagang nandiyan na lahat. Cluttered. Ang gaganda ng silya, ayaw namang upan. May takip pa yan na plastic. Pag piyesta lang, nabubuksan. May mga dining table na ang gaganda, hindi naman doon kumakain. Doon kumakain sa dirty kitchen. Ano ba naman?
ang pagpapahirap sa sarili ang ginagawa natin na yan. Bilihan ng magagandang plato, ayaw gamitin. Naka-display. Ang ginagamit ay mga plastic-plastic at mga lata. Kumisa nga ang gaganda ng bahay ng mga Pilipino, ang ganda naman ng sala, tingnan mo, walang tao doon. Nandun sila kung saan. Ang ganda ng komedor, wala. Doon nagkakain na sila doon sa may likod. Bakit? Aanin natin yan. These are unnecessary clutter. Unless you use them, they are unnecessary. Kasi papagamit kung kani-kaninong mga estranghero at mga bisitang, hindi naman mga kilala halos, sila ang gumagamit. What kind of values are these? And so we see there's a lot of unnecessary things in life. But we don't want to throw them away kasi iniisip natin, ay baka magamit ko rin yan in the future. Kung sa mga bagay at kayo masinop, maganda yun. Pero spiritually speaking, you must know what to throw away. You cannot accommodate all the rubbish of life and all the collections of life and at the same time get blessings from the Lord and teachings from the Lord. We have to simplify. We've got to be pure. And to be pure, you've got to be simple. Simple. There's another reason why trials and hardships are allowed by the Lord. To qualify us to help others. Napakaganda po nitong isang reason na to. 2 Corinthians 1:4, the Lord comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. Napakaganda po. Tayo pala ay tinuturuan ng Diyos na mag-suffer para matapos tayong gumraduate doon ay makatulong tayo doon sa mga maraming nagsasuffer. God comforts us not only to make us comfortable but also so that we can comfort others. Katandaan niyo po yan mga kapatid. Yung pong nakakatanggap sa atin ng mga more than enough na blessings, yung lampas-lampas sa pangangailangan natin, hindi yan ibinibigay ng Diyos para ka malito ka bibilang. Hindi yan ibinigay ng Diyos para ka huwag makatulog ka babantay. Hindi yan ibinigay ng Diyos para ka magmataas. Ibinigay ng Diyos ang mga sobra para makatulong ka doon sa mga kulang. Ibinigay ng Diyos ang mga sobra sa ating buhay para maibigay natin sa mga kinakapos. God comforts us so that we can comfort others. God gives to us excessively so that we will be able to give to others. We cannot call ourselves Christians and turn our backs on the needs of the brothers and the sisters. Pupunta sa iyong kapatid, alam mo kapatid, talagang gutom na gutom kami ngayon eh. O sige, ipagpe-pray ko kayo. Nakakabusog ba yan? O sige, sasabihin ko sa kapatiran, eh, ikaw naman pwede ka nang tumulong, tatawag pa ng meeting. Kasi ayaw sa lohe ng pagtulong. Gusto hati-hati. Alam niyo po, merong isang idea si Karl Marx. Ito pong isa sa mga founders ng Christianity, which is actually ng communism, which is actually a very Christian thought. Sabi niya, from each according to ability, to each according to need. Ang tanong po sa body of Christ, dito sa church is, ito ang ability ko, nasaan ang need mo? Bakit ba tayo binibigyan ng Diyos sa mga kakayahan, ng mga abilities, para ibigay natin dun sa may mga need? Hindi para impukin ng impukin at sambahin ng sambahin. The Lord comforts us so we can comfort others. And the Lord allows us to suffer so we can qualify, we can have the experience, and we can have the credential to help those who suffer. Another reason why the Lord allows trials is to prove to us the sufficiency of His grace and to make us long for heaven. Para papatunayan sa atin na ang Panginoon sapat ang kanyang mga biyaya, kaya binibigyan niya tayo ng kakapusan. Pinapayagan niya na tayo kapusin, kulangin, dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang punuan ng mga kakapusan na yun. At isa pa po, gusto niya na tayo ay manabik sa kanyang presensya. The Lord wants us to long for heaven, that's why He allows a lot of terrible things to happen in our lives. Sabi po ng 2 Corinthians 12:9, the Lord says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." When we are weak, and when we submit that weakness to the Lord, then we become powerful.
When we are poor and we submit that poverty to the Lord, then the Lord enriches us. And then, sabi ni Paul, sa Philippians 1:23, my desire is to be with Christ, for that is far better. Paul, who was respected in the Christian community, considered the spiritual father of nearly all the churches in the pagan world, enjoyed the love and blessing of God and enjoyed the affection of the people, pero sabi pa rin niya, my desire is to be with Christ, for that is far better. So the Lord allows miseries to come into our lives so that we will long for heaven and we will long for Christ. There is another truth about trials and hardships. Trials and hardships are varied. Iba-iba. Iba-iba po ang mukha ng trials and hardships. Kumisan po yan physical. It can be a weakness, it can be a sickness. And prosperity makes it very difficult also for people to do the same because ang daming gusto magnakaw sa kanila. Hindi makatulog ang mahirap dahil nilalamok. Hindi naman makatulog tong mayaman dahil ninenerbios. Pareho lang. It can be both. There is suffering and ugliness. Nai-inferior ka, sabi mo, ay, hindi ako maganda, ganito. And also, there is suffering in beauty. Pag may mga pirata at naghahanap ng marirape, ikaw agad ang number one sa listahan. Nagsasuffer ka rin. People suffer for ugliness. People also suffer for beauty. Sometimes people suffer because of obscurity. Dahil hindi sila kilala. Hindi man lang mapapasok sa mga pinto. Hindi man lang mabigyan ng recognition. And some people naman suffer because of popularity. Wala ng peace of mind. Kaya yung mga artista, yung mga sikat na tao, kung umalis ng bahay, nakasalamin halos ng mga malalakit, madidilim para hindi makilala. Because they don't have peace of mind. People will never leave them alone. So you see, kahit sa station of life, there is suffering. And so they are varied. Number 5, truth about trials and hardships. Sometimes they can be very, very severe. Yung matinding, matinding, matindi. 1 Peter 1:7, Peter tells about being tested with fire. Fire ang pang-test. But in 1 Corinthians 10:13, kung dumadating po tayo mga kapatid sa trial na parang talagang hindi ko na kaya, napakabigat, ibang klase. 1 Corinthians 10:13, no temptation and trial has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted and tried beyond your strength, but with the temptation will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Hindi daw po tayo pinapayagan ng Diyos na mabigyan ng mga dalahin na hindi natin kaya. Napakagandang isipin yan, mga kapatid. Kung tayo namang problema, sabi natin, sobra na to, hindi ko na kaya. It's a lie. It's a lie. Unless you make the Bible a liar, the Bible said, God will never give you anything na hindi mo kaya. Napakabigat ng ibinibigay sa'yo. Siguro kilala ka ng Diyos. Napakalaki ng naibigay na niyang grace. Kaya mo yan, kapatid. Para sabihin natin hindi natin kaya ang isang problema ay isang malaking kasinungalingan. Hindi kaya o hindi kinakaya. Madalas ayaw natin kayanin. That's the reason. And you know, there is a ministry of suffering. Meron pong ministry of suffering. Kung merong ministry of teaching, ministry of singing, ministry of giving, meron pong ministry of suffering. It was given to Paul. In Acts 9, 15-16, the Lord said to Ananias, when Paul was converted, sabi ni Lord kay Ananias, go to Paul, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. There is a ministry of suffering for the sake of God's name. Whom God loves, He calls to suffer for Him. Yan ang tinatawag po natin na identification. Yung pong mga mahal ng Panginoon, sila ang pinakanahihirapan. Because they identify with the sufferings of Christ. As many of you that are closest to me,
are the ones that have the most difficult time in their lives. Mga friends, kahit sa ministry, kahit mga kasama sa work, those that are closest to me suffered the most. There is such a thing, and of course, it doesn't escape my attention. Ganon din yon, whom I love most, I make them suffer. But we suffer together. And the Lord said that, sabi niya, I am going to make Paul suffer. He will see that he will suffer for the sake of my name. But the Lord knows how to reward those that suffer with him. So there is such a ministry. Suffering, hindi po basta suffering to mga kapatid, suffering for the sake of the Lord's name. Yung pagsaserve sa Kanya, yung tayo ay nire-reject ng mundo, it is a ministry. And if it happens to you, blessed are you. It does not escape the attention and memory of God. And God knows how to repay. The sixth truth about trials and hardships. Trials and hardships are all related to the future. Lahat po ng ating mga hirap ng loob, lahat po ng ginagawa natin na trials, mga hardships sa buhay, may kinalaman pala yan sa future. 1 Peter 1:7, trials once patiently gone through will bring praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Lahat po ng mga trials na dumating sa ating buhay na tinake natin well, that we took well, that we patiently went through, that we go through with humility and with love, this will bring honor and glory and praise when we come face to face with Jesus Christ. And there is a last truth that I want to share with you this morning about trials and suffering. The secret of victory, patience, and endurance is an ever-present vision of the Lord Himself. How are we going to survive the trials? What will give us patience, victory, energy? Huwag tayong bibitaw ng pagtingin sa Panginoon. Fix your eyes on the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 4:16. So we do not lose heart. Though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed every day. For this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Because we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal and permanent. Look at Jesus. Do not look at men. Huwag niyong gagawing example ang tao. Huwag niyong gagawing pamantayan ang tao. Through all the sufferings in this life, fix your eyes on the Lord Jesus Christ. He knew what suffering meant. So there are 7 truths about trials and hardships. 1, every Christian experiences them. Then periods of trials and hardships come and go. They are not permanent. They are for a purpose. They are varied, iba-iba. They may be severe. They are related to the future. And the secret of success is a fixed vision on the Lord. What are the various reactions to trials and hardships? Iba-iba po ang reaction ng mga tao sa trial. Yung iba, negative. They give up. Ayoko na. Hindi ko na to kaya. To the point na nagsusuicide. Umiinom ng Caladril. Imbes ipahid sa kanilang mga galis ang Caladril, iniinom, namamatay tuloy. Some give up. Yung iba naman, they give in. Sumasali na lang. O sige, napakarami ng trial para ako magnakaw. Naghihirap na kami. Sige, magnanakaw na ako. They give in. Yung iba naman, they become very bitter and miserable. Ting makikita mo na lang, magkasalubong ang kilay, kahit pusa ang makasalubong, sinisipa, maskilata, tinatadyakan, pinto, ginigiba. And so, wherever they go, kahit ano lang puntahan nila, bitter and miserable. Pag nakita mo na itong taong ito, nakusira na ang araw mo. Kahit maliit na bagay, galit agad. Galit sa mundo. Marami mga tao, mga kapatid, galit sa mundo. Because ang treatment nila sa trial, ganito na lang ako, ganito na lang ang buhay ko na to. And so, they make their life miserable. And there is a problem when you make your life miserable. Nahahawa lahat ang tao na close to you.
Everybody that is close to you and everybody that works with you nahahawa when you have bitterness in your heart. It's unfair. And then, meron pa pong isang reaction. They question God. They question God and they abandon God. Tinatalikuran nila ang Diyos. Nagtatampo pa sa Diyos. Many of us complain that we do not get from God what we want. Let's thank God. He doesn't give us what we deserve. Yung iba ang lalakas ng loob, nagre-reklamo pa sa Diyos na hindi ibinibigay ng Diyos ang gusto nila. Pasalamat tayo na hindi ibinibigay sa atin ng Diyos yung dapat lang na ibigay sa atin. And you know kung ano ang dapat. And then there are positive ways to react to trials and hardship. Use them to prove our faith, to strengthen our faith, to discipline and educate us, to humble us, to purify us, to qualify us to help others, and to prove to ourselves the sufficiency of God's grace and make us long for heaven. Meron daw po isang napakaigling kasaysayan nung unang panahon. Meron daw po isang hari na naglagay siya ng may daan sa gilid ng bundok na napakakitid at napakaang bangin ay napakatarik na ganyan. Naglagay ang haring ito, nagpalagay siya ng mga maraming malalaking batong matatalim. Kung bakit kung dadaan ka, mahihiwa-hiwa ka pa. Yung ang hirap-hirap lampasan, wala ka namang iiwasan kasi matarik nga yung daan. Ito yung kabilang side ng bundok, ito yung daan, ito na naman yung bangin na yung mga bato. Ang reaction ng iba ay, ang daming bato, huwag na lang akong tumuloy. Ang reaction ng iba, labanan yung hari, bakit niya ipinilagay ang mga bato na yan dyan? Ang reaksyon ng iba, magreklamo ng reklamo, magmura ng magmura habang inaakyat-akyat yung mga bato, nagkakahiwa-hiwa, sila-sila, nag-aaway-aaway, nag-iinitan ng ulo. But there was this one person na ang pagmamahal niya sa kanyang sarili at sa kapwa niya ay pare-pareho. Sabi niya, kailangan gawa ng paraan itong mga bato na to, they must be overcome. Isa-isa po niya itong binuhat para tanggalin. At nung buhatin niya ang unang bato, may nakita siya isang balutan, nung buksan niya, punong-puno ng mga gold coins. At inangat na naman niya ang isang bato, muro na naman. Yun pala, inilagay yun doon ng kings para matry. Kung whoever will be positive about this trial will find the gold. That is the same with our trials. Pagka ang trials natin ating binuhat at hinawakan natin ng maganda, at gagamitin natin ang ating energy to help others that are being inconvenienced by the same trials, you will find the gold. The gold that is spiritual, spiritual reward by God. Makikita natin that the king, after all, was not bad, that the king was not wrong. But underneath every stone of trial is a purse of gold. You will never see that if you would complain. You will never see that if you would avoid. You can only see that if you will patiently lift those rocks to help yourself and to help others who will take the same road. 1 Peter 4:19, let those who suffer according to God's will do right and entrust their souls to a faithful Creator. Lahat mo ng problema na nasa buhay natin ngayon, kapatid, lilipas din yan. Lilipas din yan. God is watching. Lift your rocks and find the gold underneath. In closing, I would like us to be alone with God for a while. Why don't you be alone with God? Let's bow our heads in His reverence to God's presence. Close our eyes and think about the trials. Ano ba ang trial? Ano ba ang difficulty na nasa iyong buhay ngayon, kapatid? Whatever it is, have you been faithful to the Lord in trusting Him? Naniniwala ba tayo na ang trial na yan ay temporary at lilipas din? Naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng magandang purse of gold underneath all those difficult rocks? Whoever is undergoing a very difficult time, maybe a trial, a test, I'd like you to stand where you are. We will pray together. Let's acknowledge before God our need. Sino sa inyo mga kapatid ang may mga ipapanalangin natin ngayon?
meron tayong mga difficulty, mga pinoproblema, let God see our acknowledgement of our weakness, of our total dependence. God sees that. I invite you to stand. We will pray together. We all go through trials and sufferings, hardships in life. It may be physical, may be emotional, it may be spiritual, may be material. Meron tayong mga needs. Meron tayong hirap na dinadala. Maybe ang sarili nating ugali, hirap na hirap tayong dalhin. Maybe ang ugali ng mga mahal natin sa buhay, ang laki-laking suffering, ang laki-laking trial. Let's bring them now to the Lord. Those of you that are standing, the Lord sees you. I'd like to invite you once more. Let's bring all this. Pinoproblema natin sa buhay. Maybe kapatid, maybe kamag-anak, maybe ang mahal mo sa buhay. Maybe nako-confuse tayo. Ano bang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating buhay? Maybe we are having a very, very difficult time adjusting to many changes in our lives. Change of career, change of profession, change of circumstance. And it is difficult. Last call, I would like to invite you. Let's acknowledge our need before God and our dependence. Panginoon, nakikita mo po ang bawat isang lalaki at babae na nakatayo sa iyong harapan, acknowledging total dependence on you. Panginoon, ikaw lamang at ang bawat isa sa aming lahat ang nakakaalam kung ano ang mga trials, mga hardships, mga pagsubok na ito, Panginoon, mga hirap at mga dinadala pasanin ng mga kapatiran. By your mercy and by your love, O Father, we ask you not to take away the trials, but to let all of us see that there is grace in you, that there is enough strength available to all of us, that there is blessing in spite of all these difficulties. Turuan mo kami lahat, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng sapat, ng ganap na pagtitiwala, na huwag kami magduda sa iyong pagmamahal, huwag kami magduda sa iyong kakayanan, Panginoon, na tulungan kami, kundi bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, matibay na katawan, matibay na puso, matibay na espiritu, para ang lahat ng mga trials na ito ay aming mapaglabanan, mapanalunan, mapanagumpayan, Panginoon. At kung ano man ang maituro mo sa amin ay makatulong sa aming spiritual growth at sa pagtulong namin sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw ay isang mahabaging Diyos. Salamat na binibigyan mo kami ng mga trials so that you will prove our faith, so that you will refine us and strengthen us. Father, into your hands and under your grace, we leave all of these difficulties. And we declare our faith in you that in spite of everything, in spite of the difficulties, you are a God who cares. You know what is happening to your people. And in the end, we will see the wisdom, the beauty, the blessing behind all of this. This is our prayer in the mighty name of our Lord who was tried himself, who won and is victorious and is now helping us. In the name of Jesus Christ, our risen Lord and Savior, this is our prayer with gratitude. Amen.